Susubukan ng Hinebra na mas patibayan pa ang kanilang front court at maghahanap daw sila sa market ng big man na pwedeng ipalit sa kanilang kaka-acquire lang na si Ben Adamos. Bukod sa kanya, may 2-3 player para kung posibleng tatanggalin sa roster, especially na malapit na yung bumalik si Jamie Malonzo at Jeremiah Gray sa kanila. Nais din daw ng Hinebra ng pangmatagalang lineup na kayang makontain ang chemistry ng hanggang 2 taon. Sino-sino ba ang mga maapektuhan sa planong to? Dave Ildefonso, binaboy pala ng dati niyang team sa KBL dahil umano hindi siya fit sa system at hindi gumagana ang playing style nito sa kanila. Bago natin ipagpatuloy, kung naisusuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Bago nagsimula ang PBA draft ng mga huling buwan, ang plano talaga ng Hinebra maghanap ng legit na big man. So dito pa lang alam na namin agad na ibababa nila si Sistan sa roster dahil big man naman talagang nice nilang makuha sa draft. Kaso, instead na isang big man ang kunin nila, abay Guardia ang kanilang first pick, which is si RJ Abarrientos na ngayon. Pero good decision naman ang ginawa ni Coach Tim dahil kailangan na rin nilang pagandaan ang posibleng pagre-retiro ni LA anytime soon, ang long-time iron man ng Hinebra at PBA. Ngayon na pinakawala na nga si Sistan, problema ang dulot nito sa kanila. Napakaraming ang kanilang shooters. Nakukulangan naman sila sa front court, or at least pwede nating sabihin na walang legit na ka-twin tower si Japet. Of course, Isaac Go na kasama sa trade ni Stephen Holt, hilaw pa masyado. Para may panghalili kay Go, kinuha nila si Ben Adamos, isang promising 6'6 defender. Pero alam nyo ba na kinuha lang pala si Ben Adamos para may temporary na panghalili sa nangangapang big man nila? Pero ngayon matutupad na totoong plano. Kung titingnan mong stats ni Japet kagabi, 22 points, 8 rebounds, 3 assists. Ibig sabihin, kahit papano, ang vintage Japet, effective pa naman. Napansin ko nga rin na kapag pinupull out siya, nagiging open ang depensa under the rim. So for the meantime, okay naman si Japet kahit aging na. Si Ben Adamos ang isa sa mga isasakripisyo ng Hinebra. Pangalawa, Von Pesumal. Lately, naging mahirap para kay Pesumal ang makuha ng mahabang minuto kay Coach Tim, lalo na ngayong playoffs. Nawala rin ang shooting niya dahil dyan. Ito na rin ba ang tamang oras para kay Pesumal na makuha ng Northport? Pangatlo, Jared Dillinger. Ang daredevil na si Dillinger, aminado naman na nagsislow down na. Pero tactically, sa maniwala kayo sa hindi, effective si Dillinger sa playmaking at hindi pa masyadong sigurado ang Hinebra sa bagay na yan. Panghuli si Rafku, kung saan lumalabas na yung laro niya sa kapapakawalan. Actually, depende kasi yan. Balita ko kasi malapit nang bumalik si Jamie Malonzo at Jeremiah Gray, kaya isa si Rafku sa mga maapektuhan ng oras. Isipin yung mga coach na mukhang hindi lang pala basta-basta na big man lang hinahanap nila. Yung big man talaga na athletic at may shooting. May mga iilan pa sa bench ng Hinebra ang matagal nang nakabangko. Tingin nyo, dapat na rin ba silang pakawalan? Dave Ildefonso, binaboy ng KT Sonic Boom at kaya pala hindi na nirin yun. Sonic Boom ang kontrata niya. Umasa pa naman si Dave na may naghihintay pang chance para sa kanya sa kanilang roster. Mukhang pinaasa lang pala nila ito sa una. Nagsalita na pang management sa kumakalat na rumors na binitawan daw si Dave sa hindi malamang dahilan. Yun pala, si Dave ay hindi bagay sa kanilang system. Sa katunayan, binigyan naman daw nila si Dave ng 2 seasons para patunayang mali sila. Pero hindi talaga siya fit sa kanila. Sad to say, wala pa rin kahit anong team ang kumukuha kay Dave kasi nagpa-draft nga siya sa PBA, ayaw naman pumasok. May mga balibalita na ayaw daw niya sa Northport dahil sa low quality na sahuran. Kahit man lang sana subukan niya ang paglalaro, especially na wala na pala siyang mapapasukang iba ngayon. Buti pa ngayong kapatid niya sa Ross, nahasa pa ni Coach Yeng. Sabi ng ama niya, nasisihin daw mga farm teams. May punto naman sila kay, pero hindi naman siguro rason yan para hindi niya pasukin ang team na nag-draft sa kanya at willing na paglaruin siya dahil nga combo guard si Dave at pinahiwatig ng Northport na kailangan daw siya ng malubha. Meaning, gagamitin talaga siya at nagtitiwala sila sa kakayahan ni Dave. Pero parang hindi na niya na-appreciate yon. Instead, dinadme na to.